Hey guys, welcome back to the Superlunary podcast. So just a short recap of the last episode. We had with us our special guest, Amabelle Lavara, who elaborated the topic about mental health, but in deeper context. She also discussed various things such as the early signs of having a mental health problem, the different approaches we usually do may be negative nor positive, how to respond to people who experience these kind of struggles. And of course, Ata Amabelle inspired us with her experience throughout her mental health journey. For this week, it's time to have a conversation about our topic through a forum. Still here with us, our guest, Ata Amabelle. Enjoy the show. Down, yeah. Continue to keep going kahit hirap na ako. Alam mo yun, hirap na hirap ka nang tanggapin yung situation mo. Tapos, yung mood mo pa nagbabago-bago. Alam mo, hirap na hirap ka na sa situation mo eh. And hindi mo maintindihan kung ba't mo pinagdadaanan yun. Pero nung lumipas yung panahon na tumagal ng 1 year, 2 years, tapos nakikita ko na unti-unti ang daming tao, especially mga kabataan, na may pinagdadaanan gano'n. Nung nakita, kasi nung time na pinagdaanan ko nun, like 3 years, yung nagsimula mga symptoms, like 5 years ago, gano'n. Nung mga times na yun, wala naman ako masyado makita din na iba. Kasi nga parang siguro nung mga time na yun, lahat ng tao may pinagdadaanan na gano'n. Pare-parehas kami ang thinking, itago na lang natin sa mga sarili natin. Diba? Kasi nga walang... Nagiging scapegoat na siya. Oo, kasi wala masyadong... Alam mo yun, wala masyadong naggaganon or nagsasabi ng about sa matter na yun. So, ang tendency, wag na lang din nating sabihin. Normalize. Oo. Pero ngayon, na nakikita ko na slowly na o-open yung eyes ng mga tao about mental health, dun ko naintindihan. And dun nakita ko yung mga tao na marami pang mga kabataan, mga bata or matanda na dumadaan sa ganito. Nasabi ko talaga sa sarili ko na I wanted to pursue this one more. Na mas gusto ko siyang i-pursue palalo. Na parang dun naturally na gusto kong mag-excel sa ACADS, gusto kong graduate ng maayos, makagraduate, makapag-masters and all, to help people, para madagdagan yung sinasabi ko kaninang kulang sa resources. Kasi nga ang dami talagang tao. So in that way, I found my purpose na kailangan, may mga tao pa palang kailangan makarinig about mental health. May mga tao pang kailangan mas maintindihan yung matter na to. And that's very true. And doon nag-start yung sa akin na kung yung genuine na pagiging parang ate sa mga tao, yung maging present lang, doon ko talaga natutunan. Ito yung isang bagay na sinabi ko kanina, yung to be present. Natutunan ko talaga 'yon. And nung natutunan ko yun dahil sa personal experience ko, mas lalo ko siyang na-appreciate yung beauty ng pagiging isang kaibigan. Yung genuine na friend na kahit walang ibalik sa'yo tong si friend mo, you can still be there for them. Kasi genuine mo lang siyang gustong gawin. Alam mo yun, yung wala talagang judgment. So, ayun. Yun yung gusto kong i-share. And dun din ako mag-end. Diba? Yun yung... I hope na today mas may naintindihan tayo about mental health. And mas lumawak yung understanding natin na posibleng may mga taong dumadaan ng ganito. Hindi lang nila sinasabi. So, I hope that we will all be kind. We will all be nice to people kahit hindi natin sila kilala kasi we will never know kung ano yung pinagdadaanan nila. Ayun. And also, I wanted to end with this one. There's a lot of hotlines or crisis hotlines dito sa Philippines na we can call if ever na kayo meron tayong mga nararamdaman mo na may pinagdadaanan ka. So, merong mga list of organizations that offer free counseling online. So, ito lang pag gusto lang ng kausap and all. Number one is yung nasa National Center for Mental Health Crisis Hotline. So, ito rin yung gusto kong i-share, yung sa NCMH.
Send natin yan, ate, later. Send. May photo ka po niyan. Yeah. Send ko na lang later din. Sa audience chat. Yes. Para mas ano tayo, mas makita din natin yung about this one. Mm-mm. Na meron talagang mga ganito din. Mga hotlines. So, ayun. Meron naman sa Philippines, yes. So, ayan, ate, thank you so much. Actually, I've learned a lot dun sa discussion natin when it comes sa mental health, kung mas pinalalim pa ni ate yung about sa mental health, kung gaano siya ka-vital talaga sa atin and kung paano hinahandle ng mga teenagers in a negative and in a positive approach and also kung paano dapat tayo mag-respond sa mga, ayun, kapag may mga people tayo na nakakasama na, ayun, na we notice na they are experiencing some of the signs. Pero, ayun nga, at the end of the day, let's not self-diagnose and still seek from a professional. And with that, actually po, before this podcast, nag-ask kami ng questions from people. And I would like to take this time din para makapag-ask tayong lahat. Also, yung audience and the entire team, all about mental health. Like, anything under the sun na pwede natin i-ask na question para mag-guide tayo ni Ate Amabelle. Pero, ako na, start ko na muna sa first question kasi while listening, may mga na-write din ako ng mga questions. And as well, isasabi ko rin yung mga questions na nakuha din namin before this podcast. Is it okay, ate? Okay, go. Sige. While we are conversing, pwede kayong magtanong, guys, sa audience chat natin. Pwede kayong mag-type in ng mga questions na pwede natin i-ask. So, yung first question ko pala, ate, I'm curious kasi, meron bang time na maging bad ang isolation? Okay. So, when we say isolation kasi talaga, parang ano talaga, dito dumadating yung nagiging prolonged na. So, ito yung isang bagay na actually dapat iwasan pag nagkakaroon ng mental health problem na tayo, nagsistruggle na tayo. Kasi pag sinabing isolation, ayun na nga, ano talaga yan eh. Ilalayo mo yung sarili mo sa mga tao. So, there's thing na tinatawag na healthy break or healthy boundary from people, from things na ginagawa mo, and yung space na kailangan, importante naman yun. Na once in a while, you took that space for yourself, na mag-isip ka muna, ganyan. Yeah. Nagiging bad siya, nagiging ano siya, parang hindi na siya maganda, nagiging negative. Pag talagang you closed your doors to all people, you closed your doors to all things na ginagawa mo before. So, dun pumapasok. Lumayo ka na talaga. Hindi lang siya towards people lang. Like, hobbies din yung isolation. Kasi parang pag sinabing isolate, di ba yung sinasabi ko kanina, when you isolate yourself, ang tendency nun, wala kang talagang ganang gawin yung mga, lahat ng bagay eh. Makipag-usap, gawin yung mga dati mong gusto, tapos wala kang nang ginagawa. Yun yung sa kwartohan na lang. Ito, common to sa mga meron ding depression. Naranasan ko din to personally. Nung times na nag-isolate ako, doon ko naintindihan yung ibig sabihin pala ng isolation. Literal na, hindi na ako makain. Kahit pagligo, yeah. Parang hindi mo na siya magawa. And that's wala the time na super nagiging negative na talaga. So for me, doon pumapasok talaga yung magiging bad na talaga yung isolation. So, in terms of isolation, should we still even use the term isolation with that sense of an explanation? Kasi parang feeling ko, most people are using isolation as a light word. Like, kunwari yung sinabi ko kanina na parang closing yourself away from people. Pero should we still, like, use isolation as, like, a normal term of being on your own? Or should we, like, use, like, different term na parang different term na lang instead of isolation? Ako, personally, siguro mas okay na hindi din gamitin yung isolation on a lighter level. Kasi ang tendency kasi
nagkakaroon siya ng parang misconception na pag-isolate, ano lang, light lang, parang since common na nga siyang ginagamit. So for me, if that's only as ano, break lang for yourself, pwede natin gamitin, and I'm having a break, a space, yung ganon. Yeah. Pero when you say isolation, kasi talaga, isolated, pansinin nyo, pag ginagamit sa hospital ang salitang isolation, ano na yun sa mga patients na may contagious disease, diba? Pansinin nyo, yung isolation nagagamit sa ganon eh. Diba? Pag nakakahawa ng sakit, ina-isolate. Diba? Parang synonym din siya sa quarantine. Yeah, exactly. Ah, so, diba, tingnan natin dun sa context na yon. So, pag sinabing isolation, it's something na medyo mas malalim siya compared dun sa break lang sa sarili. So, kailangan, siguro mas okay na hindi natin siya masyadong gamitin nga pag light lang naman yung ano. I agree. So, yeah, actually kasi yung word na isolation, kung titignan din natin, it requires a deeper meaning. And so, dapat hindi siya i-take as lightly lang. Tama. And yeah, may question ata si Aya. Aya, do you have a question? Yes, I have a question. My question is, since, diba nga, we're talking about isolation and like, on the topic of the time alone, and it's more evident ngayong pandemic. So, what advice do you give to those who are experiencing isolation ngayon sa pandemic? Because nga, they can't see other people. They just see through screens. And like, hindi match yung energy if it's not face-to-face. Kasi so like, people tend to shy away from like the digital world. Ganon. So, what advice would you give to those who are doing their alone time in this pandemic? Yun, tama yun, no? Ngayong pandemic kasi talaga, sobrang hirap. Kasi, kagaya ng sabi ni Aya, hindi natin mapantayan yung energy through online. Pero yung masasabi ko lang talaga is we need to understand na online or not, cliche man natin tong naririnig. Lagi man siguro natin tong naririnig. Pero ito yung gusto kong sabihin, na we need to understand and acknowledge that we are not alone. Kasi yung mga nakakausap natin online, nakakausap pa rin natin sila. Sometimes we don't have to, parang kailangan ganito yung level ng energy para masabing okay ako. Pero yung simpleng maintindihan natin na ay may tumawag sa akin, ay may nag-text sa akin, may nangamusta sa akin. Malaking bagay yun eh. And sometimes ang baliktad yung tanong, tayo bilang tao na tumutulong, mas dapat natin yun maintindihan. Kasi yung mga tao nagsistruggle sa mental health, even the little things, nakamustahin natin sila, malaking bagay yun para sa kanila. Naranasan ko yun na yung sa akin, pag may mga nangangamusta, na-appreciate ko yun, pero hindi mo lang ma-amen sa sarili mo talaga. Parang kasi nga nag-isolate ka and all. Pero, totoo, it has an impact talaga eh. Merong impact yun, yung pag may nagtatanong sa'yo kung kamusta ka, kung okay ka lang ba. So, siguro it's more of our side as a friend na kahit alam natin na hindi mapantayan ng level ng energy yung face-to-face sa online, kamustahin pa rin natin sila kasi baka naman ang tendency, na limit din naman tayo na hala, hindi ko siya makausap ng face-to-face so hindi ko na siya matutulungan. Baka ganun naman yung maisip natin. So, dapat hindi ganun yung thinking natin na, as a friend na kahit online, tawagan natin, i-text natin, kung malapit yung bahay, once in a while, try natin puntahan. Diba? Pero ayun nga, kailangan talaga natin maintindihan na hindi talaga tayo nag-iisa. Na may mga taong nandyan, may mga pwede tayong makasama. Ayun. Thank you. Well, it's important din talaga na nakakamusta natin yung mga
people out there, yung mga friends natin, for example, lalo na talaga ngayong pandemic kasi we can't, ayun nga eh, with the fact na we can't see each other ng face-to-face, mas dapat natin silang kamustahin. Kasi, yeah. Ayun nga, we're in a quarantine period. Parang, naka-stay lang tayo sa home, wala tayong makitang people, and yung energy natin, nade-drain and stuff. And so, may isang question dito ate from the audience. Sabi dito is, how to handle a guy when he is overthinking? Like, palala daw ng palala. Paano daw siya i-handle yung person na yun? From perspective of a girl daw. Yes, perspective ng girl. Okay, so, eto kasi, wait lang, question din. Friend si girl and si guy. So, tama ba? Ganito ba yan? Siguro ganon. Oh, kasi hindi mo naman siguro tatanungin kung hindi mo siya friend, di ba? Hindi mo naman siya i-handle. Oh, tama naman, tama. So, ayun. When a guy is overthinking, kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, di ba? Yung mga guys, they are really not that emotional. Pwedeng emotional sila, pero hindi nila pinapakita yun. So, but when a guy is naging comfortable sa'yo, naging comfortable siya sa'yo na i-open up yung mga ganong situation niya, na nag-overthink siya and all, importante na paano ba natin yun mababalance? Paano ba natin mababalance yung overthinking na yun? So, importante na hindi tayo dadagdag dun sa iniisip. Kasi ang minsan ang iniisip natin na sa girl na, hala, ano, ganito yung, kunwari, guy friend ko, nag-overthink siya. Tapos, ano ba yung iniisip mo? Ganun-ganun. Di ba, as a girl, medyo ano tayo? Gets ba yung point? Parang as a girl, yes, maano yes. tayo? Ano ba kasi yan? Tanggalin mo yung sa isip mo. Ganun-ganun. Ma-advise tayo na masyado tayong maraming sinasabi. But we need, sometimes all we need is to listen. Kasi nga, pag nag-overthink ka, ang key to help overthinking is ma-release mo yung ano yung nasa isip mo. Thoughts, so, pag ganon, ang importante to handle is to really listen. Kahit minsan okay lang kahit wag tayong salita. Girls, okay lang yun. Ganon. Minsan pigilan natin. True. Kasi di ba ang tendency nga, ang dami nating sinabi, lalo sa nag-overthink kasi di na nyo na-express yung sasabihin niya. So, as a girl, siguro andun maging mas tayo, mas listening. Na okay, sige, upo tayo. Yes. Ano, pag-usapan natin yan. Ano yung, antaw dito? Tanungin mo siya, do you want to talk about it? Diba? Yung mga simpleng bagay na yon na paparamdam mo sa kanya na andito ka, na may kasama siya, na pwede yes. niyang pag-usapan, malaking bagay yon. What can I do to help? Pero don't push dun sa limits din ng guy na hindi sabi mo sa akin lahat. Kailangan within this 3 hours, masabi mo sa akin yung kung ano yung ina-overthink mo. So yun, importante yung listening heart natin, listening ears natin na maging present tayo na mag-listen sa kanila. And sometimes, yes. okay lang magsalita, pero most important, pag-overthink talaga, isipin mo sa, tulungan mo siya na ma-release yung iniisip niya. And also, one key to help overthinking na ma-handle yun is to help him focus. Kunwari, kalma ka lang. Kasi di ba pag yung isang tao nag-overthink na, ang dami na rin, hindi na rin aligagaba yung term doon. Yes. Hindi na rin niya alam kung ano yung sasabihin niya or kung ano yung gagawin niya. To help him to focus. Okay, upo muna tayo. Hinga, 'di ba? Yung simpleng breathing exercise. Okay, inhale tayo. Inhale, 1 2 3 4 5, exhale. 'Di ba? Ganun yung simpleng mga ganung bagay. Makakatulong 'yan. Ayun. Also, coming from what you said. If you were in a position na parang ikaw yung nagpo-problema, ikaw yung you needed someone right now. Would you rather like have a person that's just listening to you kahit hindi siya sure anong gusto niya sabihin or someone who has something to say
pero hindi siya sure kung ano yung mga pinagsasabi niya. Yeah. Which side would you choose, Ate Ama? Ako, I'd rather have someone na magli-listen sa akin kaysa yung ang daming sinabi tapos hindi rin pala siya sure sa sinasabi niya. Sometimes kasi words are hindi sometimes eh. Always, parang words are very dangerous. Especially if you're going through something. Sometimes nga kaya sinasabi lagi na it's better not to speak na lang pag hindi mo alam yung sasabihin mo. Mm-hmm. Kasi exactly. Nga ano ang tendency yung words mo minsan mas makakasakit pa. 'Di ba? Mas may greater harm pa mas pag may damage. Sinabi ka. Mas greater yung damage pag nagsalita ka kaysa doon sa hindi ka nagsalita. Yeah. 'Di ba? So be honest. Kunwari gusto ng taong nakausap mo na, uy, magsalita ka naman, ako na lang ako yung nagsasalita. Pero di mo alam yung sasabihin mo. Be honest. Hindi ko kasi alam kung paano i-handle. Hindi ko kasi alam kung ano sasabihin ko. Pero I'm willing to listen para kahit pa paano gumaan yung nararamdaman mo. Yung mga ganong bagay, hindi natin kailangan magmarunong na, hindi, ganito yung gagawin mo. Number one, step two, ganun na, step three. Hindi ba? Pag hindi mo alam yung sasabihin mo, it's better, wag na lang tayong magsalita. Kasi minsan, yung pride pumapasok na hindi, kailangan alam ko yung lagi yung sasabihin ko. Pero hindi ganun eh. Kailangan maging honest tayo pag hindi talaga natin alam. Yeah, kasi parang nagiging mindset ng mga tao nowadays. It's like, we need to say something. Dapat masasabi na talaga. True. In which, true. Not everyone is like prepared to be your unpaid therapist or being there to have like a perfect advice for you. Yeah, exactly. People are too pressured to be that type of person. Yeah, that's true. Totoo yan. Diba isa pang parang issue, parang sinasabi nila na paano ko nga ba malalaman pag mayroong mental health problem yung isang tao? Kailangan ba tanungin ko siya? Sabihin ko sa kanya ganito, ganyan, ganyan. Pero sometimes, we don't need to know. Parang alam mo yun, it's more important, mas importante kung paano ka mag-respond sensitively kaysa yung malaman mo. Kasi minsan, diba, hindi kailangan alam ko muna para alam ko din yung sasabihin ko. Pero kahit hindi mo alam yung situation, kahit hindi mo alam yung pinagdadaanan ng isang tao, dun pumapasok yung we know how to respond sensitively regardless sa kung anong pinagdadaanan ng isang tao. Diba? So yun, kahit hindi natin alam, yun nga, again, kahit hindi natin alam yung sitwasyon kung, or yung kung anong sasabihin natin, andun pa rin yung maging maingat tayo. Maging maingat tayo lagi. So, okay, yeah. I just want to add one thing then, kasi whenever we experience people or we encounter people na, ayun nga, may friends, ayun, let's say friend nga natin yung guy and we or other friends pa natin na nag-overthinking sila na lumalala. Let's not always go to the goal na ma-solve kagad yung overthinking niya. Parang, kasi ayun din, nag-stereotype or parang stigma na rin sa atin na kapag may problem yung friend natin, kailangan ma-solve ko to, kailangan maayos ko to as a friend, ganun yung nagiging mindset natin. But one thing din na I learned is not all the time is kailangan mong i-solve yung problem niya. Parang, yes, ayun nga, be there for him or her, be there lang, be present lang to the point na kasama ka niya dun sa journey niya yun. And kasi parang nakaka-frustrate sa ibang people kapag hindi nila nagagawa yung, parang hindi nila nasasolve yung overthinking. Parang it means na sa kanila na, hala, I failed my friend because hindi ko siya na-help. Mga bagay na ganun. So, I think it's better na, wag natin i-goal palagi na ma-solve kagad yung problem niya or ma-cure kagad siya kasi, ayun nga, journey siya ng person. Wala tayong, hindi natin hawak yung journey ng isang person. Pag season niya rin yung nandun, then season niya yun, wala tayong magagawa. Pero ayun nga, at least nandun kakasama ka niya and that's okay. Ayan.
Okay, so another question from Bumblebee. Hello, Ate Amabelle. First of all, thank you for this much needed talk. It is well informative. I wanted to discuss how to approach the talk about mental health with people of the older generations. There is a stigmatized viewpoint in the older Asian community on mental health regarding today's generation. Ayan. So, ano, first of all, agree ako dun sa sinabi niya na there's really a stigmatized viewpoint in the older generation. So, mahirap talagang mahirap talaga silang kausapin or meron talagang tendency na hindi nila maiintindihan yung mga matters na ganito. Kasi nga nung we can't blame them kasi nung generation nila hindi talaga naging open sa ganito. So, yes. Most likely, yung mga may ganitong pinagdadaanan noon, talaga ang tendency, ay, ano yan, baliw yan, ganun talaga yung nag-inerten. Or, so, siguro, ano, focus na lang ako sa answer. Kasi, syempre, mahirap din naman yung buong older generation. Siguro, yung answer ko na lang is focus when it comes to our own parents. Ganun na lang siguro yung way of answering. Ako kasi, one of the things that helped me para dun sa, when it comes dun sa parents ko, is I write down what I want to say. Kasi mahirap, di ba, kung mahirap sa household, na hindi open sa household yung communication ng ganong usapan, yung ganong klaseng usapan. So, pag especially pag kunwari nagkakaroon ka na ng anxiety na to talk to your parents and all. So, it's important na siguro start tayo sa writing down what you want to say. So, and when we write what we want to say, siguro ano, i-focus natin dun sa impact no kung ano yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo, isulat mo, tapos anong impact nung nararamdaman mo na yon. So, in that way, kasi pag sinulat natin yung nararamdaman natin, tapos, ano, parang yun yung naging way. Lagi ko sinasabing, kasi ako ganun din yung isa sa mga naging way ko, through a letter. Kasi nga, ang hirap kausapin pag sa personal eh. Pero, through writing a letter, it opens the door to communication. Kasi, syempre, pag nabasa ng parents natin yun, parang, they will somehow, parang maintindihan nila ng kahit konti pa lang, na, uy, may pinagdadaanan yung anak natin. And also, we need to prepare kung paano sila magre-react. Ang tendency kasi, yeah, parang hindi din natin minsan na-prepare yung sarili natin na, andag dito, kung ano yung i-respond nila. Kaya, nafe-feel bad din tayo. Mas nafe-feel bad tayo kasi di natin alam kung di tayo nakapag-prepare sa reaction nila. So, pag ganun, okay na. For example, na-prepare mo na rin yung sarili mo on kung ano yung i-respond nila. So, siguro doon na mag-start yung communication between our parents and us. So, for example, hindi ka nasanay na minsan kasi may kailangan din tayong gawin as someone na, since alam na natin yung mga ganitong bagay, as their children, kung hindi nila maintindihan, paano nila maiintindihan, is kailangan yung actions din natin sa bahay. Mapapakita natin sa kanila na kung kailangan natin sila na maging welcome dun sa nararamdaman natin, dapat ganun din tayo sa kanila. So, kunwari, hindi ka sumasabay, for example, sa dinner or sa lunch, ganyan. Diba? Yung mga ganun tayong tendency bilang pag mga bata, diba? Hindi tayo sumasabay sa pagkain. So, try natin, paunti-unti, sabayan natin sila kumain, kausapin natin sila. Kasi when that build na kahit konti pa lang yung relationship, dun magsisimula na magiging open din tayo to communicate with them. And when we communicate to our parents, we should let them know how they can help. Ito yung isa sa mga bagay na importante. Kasi minsan sinasabi natin yung nararamdaman natin, pero hindi natin sinasabi kung ano yung tulong na gusto natin from them. So in order to get the support, let's be open. Ano yung support na kailangan mo? Ano yung
ano yung kailangan mong tulong. And slowly, doon makikita natin na slowly magiging open yung parents, ganyan. Though it's actually not a process na madali, I admit naman, kasi nga, meron talagang iba na sa household nang gagaling yung stress and all. Yeah. Wala talaga siyang definite answers na answer ako personally. Hindi ko masasabi na ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. But ayun, siguro if there is something na masasabi ko is, pag nagkaroon na ng open door na makausap mo yung parents mo, you let them know how they can help, what you feel and how they can help. And sometimes pag hindi talaga nila maintindihan, we gotta do it ourselves first. Tapos, pagka kunwari dumating yung time na nagka-counseling tayo, therapy and all, isama natin sila. Isama natin sila sa isa sa mga session, ganun. And sabihin mo dun sa therapist, sa counselor na, can you help me to explain this one to my parents, ganun. Kasi I believe yung parents, hindi talaga, siguro nahihirapan lang silang intindihin. Hindi dahil hindi ayaw kanilang anak. Or dahil ano, parang masama yung loob nila sa'yo. Pero hindi lang talaga nila naiintindihan. Kasi nga hindi naging open yun sa generation nila. So tayo, ayun nga, kahit siguro meron tayong nahihirapan tayo na sa pinagdadaanan natin, lawakan pa rin natin yung pag-unawa natin. Ay, okay, para maintindihan nila mama or nila papa. Hindi dapat ako mas lalong, hindi nyo kasi naiintindihan. Alam nyo, yun yung parang hindi ako lalong gumawa ng paraan para mapalayo sila or para mas lalo nilang hindi maintindihan. Gets ba yun? Parang siguro, imbes na mas gumawa ng paraan para lumayo, mas gumawa ng paraan para lumapit. Para mas mapalapit. Gets. Oh, actually, it's like a newer perspective of things. Kasi ang dami kong nalalaman about like, yun yung kagad yung scapegoat na term nila, like hindi nila naiintindihan. So parang, it makes you think na, why wouldn't we try like conversating? Try and try and conversating. Little by little. Kahit hindi natin nakuha kagad yung influence nila, we shouldn't really resort to ad hominem. Or hindi tayo same knowledge as and intellectually sane as them. And so parang hindi kasi tayo pantay, like we aren't all equal, and we should make time and make a way to help understand each and every one of us. Parang dapat usually kasi ano, like diba in our generation parang we tend to blame them for not understanding. Yeah. Like, you don't understand this. You don't understand me. Kasi, so, in resort, we find another way instead of, like, helping them. Yeah. So, yeah. That's another perspective. Thank you, ate. That's good. Thank you, ate. I have learnings din dun. Kasi, most of the time, we think of ourselves lang palagi. Parang hindi nila ako naiintindihan. Tama. Ganyan ako. Oh my God. I'm so related. Yung iisipin mo na lang na ano, hindi ka maiintindihan pero hindi mo naman tinry magsalita or makipag-usap sa kanila. Tsaka dapat ano, parang when we talk to them, hindi agad-agad nila makukuha yun. So, dapat take your time din. Dapat be patient. Yeah, that's true. That's right. Diba? Okay. Yeah, sabi ni Extinapa. Yes. So, do you have a question, Jabez? I have a question po. Sige po. What tips or advice po yung mabibigay niyo dun sa would like to talk publicly na about mental health po? Someone who would like to talk about mental health publicly. Tama ba? Yeah. True po. Opo. Ah, okay. So, if you wanted to talk about mental health publicly, if that's something na conviction sa'yo or isang bagay na ano na talagang gusto mong gawin to set awareness ba? Ganun ba yung point? Yeah.
Ayun. And then don't hesitate to do it, but we need to understand na how to balance nga, kagaya ng sinasabi ko kanina, how to balance the knowledge na i-impart mo at the same time to be careful on what we're going to say. Kasi nga, pag, especially sa, we will look at the audience. Anong audience mo? Bata ba to? Anong age range? Mga teenagers? Pag, especially pag teenagers, for example, ganun yung type ng audience mo. Importante na careful tayo sa wordings. Careful tayo sa kung ano yung mababanggit natin. Kasi ang tendency, baka may mabanggit tayong isang word, tapos, uy, ano yun? Ganun pala yun. So, mag-end up sa, ano, yun nga, again, self-diagnosis and all. So, if, kunwari, nagkaroon ng time na nagsabi ka about mental health, you talk about that, you do research. You do research first, tapos if you really want to be an advocate about mental health, kasi you can, di ba, ang dami ngayon, ang dami rin mga artista, for example, influencers, they are mental health advocates, pero hindi naman talaga nila direct na pinag-aralan. So, pag ganon, you dwell then on things that will help you to gain more knowledge about those. Kunwari, mag-volunteer on some institution, ganon. So, para naiintindihan mo rin, mas naiintindihan mo rin kung ano yung dapat mong gawin at the same time dapat mong sabihin sa mga tao. Kasi isa din siya sa mga bagay na hindi mo lang talaga pwedeng sabihin lang ng basta-basta eh. Kailangan talaga, ano, careful tayo din sa, like, sa wordings and all. Ayun. Pero ano, parang kailangan yun actually. Kailangan yun. Kumari may YouTube ka or may, yun nga, ito, podcast. If you wanted to say something about mental health, then go. Basta, ano lang. Yes. Ingat lang. Ganun. Go, Jabez. Yeah. Actually, ano, this is something na itong mental health, parang matagal na sa akin, ano, yung parang gusto ko siyang pasukin. Kasi nga, lalo na nung na-realize ko nung isang napuntahan kong parang event nung grade 10 ata is like sa mental, ano to, Philippine Mental Health ano Association mismo, and ang dami ko natutunan doon, and na-realize ko yun talagang problem ng ating country and ng yung ang kahirapan sa ng mga nagdudwell sa mental health problems, kasi yun nga, wala silang voice and parang nalilimitahan or parang nako-contain na lang sa kanila, sa mga sa sarili nila yung problems nila, which is hindi dapat yun nangyayari, kasi nga hindi sila natutulungan or walang tumutulong sa kanila. Yun nga. So ayun. So pag ganyan, kunwari yan, meron ka ng parang na heart mo na siya, 'di ba? Nasa heart mo na. So engage yourself more on ano, on mga seminars, yan. Webinars ngayong online, sobrang dami webinars about mental health para mas nakaka-gain ka din ng mga more knowledge and ideas sa kung paano mo din siya gagawin if ikaw naman. Ayun. Yes, go James. Surprised yeah. ako na ito yung bringing up ni Jabez. Parang me too. It's a cool thing. It's a really cool thing. Support. Ano kasi, parang sa akin kasi, like, ako yung taong kayong makinig sa'yo. Like, parang yun yung na-realize ko na kaya kong tumulong sa tao just by listening. So, parang That's a gift. Jabez, best person. That's a gift. Hindi naman sa ano. Pero parang, thank you, Jabez. Na-feel ko na, ano, pag pinapakinggan ko yung mga tao, parang, hindi, parang nawawala yung, ano nila, parang, gumagaan yung pakiramdam nila. And, yun yung, parang, nasabi rin iba kong, kay friends lang, may time na may problem sila. And, talagang, pinapakinggan ko lang sila. Hindi ako yung, ayoko magsasalita kasi I know na parang pag nagsalita ako is hindi ko naman alam yung sasabihin ko. Yun nga yung sabi ni Ate Amabelle kanina. And tama nga na ano, parang dapat matuto tayong makinig kasi nga it's a tool na talagang magagamit natin for the
people na talaga nag-struggle sa problems ng mental health. Yeah. Oh, that's good. Javis, the professional listener. I can see Javis's future. That's pretty cool, Javis. I fully support you on that. Me too. I support you badly. Ayan. Ate, I have a curious question. kasi, di ba, when times na sad tayo, ganyan, or parang brokenhearted, basta parang soft hours, ganyan. I'm just curious kung, I don't know kasi kung ano bang mas better na pakinggan ng music. Dapat ba, like, upbeat, or dapat din yung mga pang Moira? I'm just curious about it. Yeah. It actually depends sa coping mechanism ng isang tao. Kasi merong mga tao na kaya sila, kunwari malungkot ka, brokenhearted ka, kaya ka nakikinig ng kanta na malungkot din, is to somehow feel na may nakakaramdam sa'yo. May kasama kang umemote, gano'n. Yeah, may mga taong gano'n yung coping mechanism. Pero for example, ikaw alam mo naman na mas malulungkot ka dun sa kantang yon. E di mas much better na hindi mo na rin. E na iba na lang yung pakinggan mo. So kasi, ia-assess mo lang din yung sarili mo. Ia-assess mo lang din yung sarili mo kung paano, kung ano yung mga bagay na gusto mong pakinggan. Kasi di ba alam mo naman yun eh, alam mo naman sa mood mo yun. Kung mas malulungkot ka, di ba? Or kunwari ayaw mo na umiyak tapos nakinig ka ng mas nakakaiyak pa, ganun. So ia-assess mo din, hindi mo ang tawag dito. Walang definite answer naman about that. Yeah, assess mo lang din kung paano ka mag-cope talaga. I see. Okay, so from now on, napag-isipan ko na. Thank you, Ate. Hindi kasi most of the time, pag sad ako, it's either talaga gusto ko mas lalong maging sad. Okay, that's my bad. Kasi ang pangit ng aftermath nun, kasi I feel sadder pag ginagawa ko. So, well, alam mo na dapat papakinggan mo, Abby. Ah. Kaya nga, okay. Gagawa ko ng playlist ng mga rock songs. Grabe naman, rock agad. Emo face. Pwede ba, upbeat lang na uplifting songs lang. Gusto ko sana yung mga driver's life. Heartbroken ka lang. Heartbroken pa lang. Olivia Rodrigo. Yung buong album niya. We would like to listen to Olivia Rodrigo. Hindi, nag-graduate na ako dun. Graduate. Charot. Ayan. So, meron pa ba kayong question yung audience? Kasi, yeah. Well, kayo guys, meron pa ba kayong questions? Kasi it's been a good talk with Ate. Then talaga, dami kong learnings. Actually, may isa pa. Sige, go. Talking about yung genes during your discussion kanina. So, if hindi ma-resolve nung, for example, yung grandfather mo may, the father mo may depression during his, adult ages, and hindi niya na-resolve, with that, mapapasa ba yun kapag hindi niya na-resolve, or it's either way, kung na-resolve ba rin din? When you say kasi sa genes, ano yan, anong tawag dito? It depends then kung, di ba may sinabi pa akong ibang factors kanina, like the brain chemistry, like the trauma and all. Most likely nangyayari yung sa transferring nung sa genes or yung sa family history. Pag ang cause din ng mental health problems is most likely sa brain chemistry. Parang sa body. So, pero pag kunwari ang nangyari is like trauma and all, yung mga ganon. Yeah. Parang hindi siya masyadong nagpa-pass din. Pero pag yun nga, again, brain chemistry, yung ano na, yung sa genes and all, talaga, yung alam mo yung sa body mo talaga. Kasi meron tayong mga hormonal na mga disorders din, illnesses, na yun yung nagiging cause ng like depression and all. Narinig nyo na ba yung sa thyroid problem? Yun. Meron tayong tinatawag na sa thyroid problem na ang since hormonal siya, parang nagkakaroon siya ng effect sa mental health. So, most likely, pag ganon,
tsaka siya natatransfer. Pero not really, not naman pagka, yun nga, again, sa mga life experiences. So, titingnan, usually nangyayari yan lang talaga pag may mga, sa body na mismo. Mga pre-existing. Alright, noted. Thank you, Atem. May mga disorders din mentally na napapas pala through genes. Meron bang ganun, ate? Most likely yung ano nga, yung kagaya ng sinasabi ko kanina. Pag manifested mm-hmm. siya through, galing siya sa isang ano din, parang sa body na sakit. Doon siya most likely nagmamahal. Pag sa mga brain. Yeah, kunwari sa brain, sa thyroid, hormones, and all. Possible. Hindi usual, hindi exactly yung mental health problem, yung napapas. So, ganun yung ibig sabihin ng sa genes. So, may question pa ba kayo, guys? From the audience din, from our team. Maybe we can take this time to ask. I have no more questions. I have no more questions. Oh, Christina has no more questions. Really, girly. Ito na lang, pinaka last na question kasi I'm also curious about this. Is being constantly sad without reason a depression po? We cannot say something. We cannot, parang ako din, personally, hindi ko masasabi ang isang bagay unless we go to a professional. Diba? Ang hirap din kasi magsabi na, kunwari, ay, ganito, oo, may depression yan. Ang hirap din naman sumagot ng yes immediately. Pero, I encourage na if it's something that is prolonged already, nararamdaman mo na siya for quite some time, for example, 6 months pataas, tapos yun nga, no reason yung sadness mo, yung nararamdaman mong malungkot ka, I suggest that we seek help. Pero seek I cannot help, answer yes. If it's a yes or no. Kasi syempre, only professionals mm-hmm. then can tell kung ano yung assess, gana. Yes. Okay. Yeah, that's all. That's my question lang. And so, yeah, we've learned a lot for today. Pero I have one last question for all of us at nanandito sa podcast. Okay, so what is one thing lang or pinaka major thing na we can advise to people who are experiencing mental health problems currently ngayon sa pandemic? So maybe you can start, Aya. One thing I would like is yung sinabi ni Ate Ama na the ministry of being present. Kasi it's very, very important sa people that we are social. Kasi we are very social human beings nga. And it's very crucial na you have to have someone with you na you can talk to. And mm-hmm. someone that is present with you. Kasi ang hirap ng mag-isa. And it's so hard na if you're like carrying all your problems na it's just you. So the ministry of being present is very, very important. Crucial to the mental health of a person. Kaya the one thing I would advise is to be with the person. To be present with the person. That's right. Mm-hmm. How about you, Inigo? Oh yeah, don't be afraid to conversate. The thing is, we don't give much importance to talking to people. Or I know like it's very difficult to talk to anyone about it, but the thing is you can just talk to yourself. You could express it through in different types of medium. Just you need mm-hmm. to talk, you need to put it out. That's pretty much it. That's all I can say. Talking to people. Yes, that's true. How about you, Christina? What can you advise to people who are kahit one thing lang? Yeah. Yung sa akin is just remember sa akin parang ano lang siya. Just remember that it will get better. Like,
hindi siya forever. And there is hope na magbabago pa yung nararamdaman mo at the moment. Yes. Thank you. That's so good, actually. Kasi wala namang problem or struggle na hindi natin masasolve din. And so, yeah. And lastly, Javis, before tayo kay ate, go. So, advice ko is, don't be afraid to start conversations with people. So, kasi nga, lalo na sa time na to na talagang wala tayong contact sa isa't isa physically. But, just having conversations with people and just yung makaramdam, makabasa ka lang ng kamusta ka na or yung, ayun, is important. And, dapat nating tandaan na hindi man physically nandyan yung tao, pero lagi siyang nandyan para pakinggan ka and samahan ka. Yeah. Okay, that's good. And lastly, ate, what can you say po? Sa akin, dalawang bagay. Isa dun sa nagsastruggle, dun sa iba. Dun sa nagsastruggle, know that your struggles are not the end of your story. Ayun nga, kagaya ng sabi ni Tin kanina, it will all get better. And kasi pag nalaman natin, na-acknowledge natin, na it is something that is not the end of us, dun natin marirealize na okay lang magpatulong, okay lang magkumausap ng tao. And also dun sa mga taong may mga friends na nakaka-experience ng ganito, and even dun sa mga hindi pa nakaka-experience magkaroon ng friends, please don't react, but respond. Know the difference of those two. Hindi lang dapat laging react ng react. Na pag nakita mo may ganito, hala, ganyan siya, ganito siya. But know how to respond. Ano yung gagawin mo? Yung kagaya ng sinabi ko kanina, be present and be intentional on being a friend to other people. Ayun lang. Yes, that's great. Thank you to all sa inyo guys. And yes, finally, we have reached the end of this night's podcast. It was definitely a hard pill to swallow yung about sa mental health. But syempre, through the great help of our guests, mas naging easier para ma-breakdown natin yung about sa mental health. Pero before we end then, I would just like to take this as an opportunity na to say na, ayun nga guys, you're not alone in this battle. Cliche man kung sabihin, but always there is still hope kahit we struggle to see the light and parang everything seems so dark na. There is still hope. Again, it is never your fault naman in the first place. So, please don't be harsh on yourself. Please, guys. Please be gentle talaga sa self natin. Kasi, the only person who can be with ourselves is ourselves lang. Guess ba? I mean, like, yeah, yun. And, ayun, reach out din sa mga trusted people nyo. Like, yung mga safe space people nyo or kung ano man tawag sa kanila. And please do not give up. And ayun, let us all fight this battle together. And with all that, I would like to thank you all, Christina, Javis, Nigo, Aya, and of course, our amazing guest, Ate Amabelle. Thank you po, Ate, so much for letting us have you tonight's podcast po. And of thank course, you, mga... Yes, thank you so much. Thank you, Ben. Thank you. And of course, our audience. Thank you rin for our audience for those questions. And yes, marami kaming natutunan from you guys and from our guests. And to catch more of our experiences and learnings, please do follow our social media accounts, yung Facebook, Twitter, and Instagram. Type nyo lang at superlunary_hub so you can get some updates and mga daily quotes kemerot. And yes, you can also stream us sa different platforms, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and like almost everywhere, guys. Promise. You can find us everywhere. And also, guys, subscribe din kayo sa YouTube channel namin, please. Superlunary lang, i-type nyo. And soon,
mag-release kami ng mga videos. Basta guys, abangan nyo na lang. And then, kung nagsistream pala kayo sa YouTube namin, we would be happy to hear from you from by leaving your simple takeaways lang sa comment section. And then lastly, we would really appreciate kung if you can donate some on our PayPal. Just leave us a private message sa mga social media na nabanggit natin. And abs. Yes, that's all. Abs and yes, more, Nick. Actually. Ate Amabelle, if the audience wants to find you, where yes. should they find you? Ano mga ads mo? Ano sa Instagram ano ba yan? Ayan. Instagram na lang. Instagram na lang at Amabelle go, LVR. Ayan, Amabelle LVR. LVR. Okay. Right. Okay, guys. I-follow nyo siya, please. Pati sa YouTube kasi YouTuber din si ate. Yan, YouTube pala. Amabelle Vlogs. Amabelle Vlogs. Guys, tandaan niyo. Please. Please subscribe din. Yes, that's all for today. And yeah, it has been a great talk. And there's more to tackle for our next episodes. And so, the Superlunary team will see you guys again next time. Again, this is Abby Joy signing off as your host. Adios and take care, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Now, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so